araw matapos na magkaroon ng revamp sa Senado noong Lunes kung saan tatlong senador na kaalyado ng Liberal Party ang tinanggalan ng committee chairmanship, panibagong pagbabago na naman ang naganap sa mataas na kapulungan ng Kongreso kahapon. Nahalal si Senator Franklin Drilon na bagong minority floor leader ng Senado, kapalit ni Senator Ralph Recto na una nang inakyat bilang Senate President pro tempore. Si Senator Bam Aquino naman inihalal bilang Assistant Minority Floor Leader. Tinanggal naman kay Senator Drilon ang chairmanship ng Committee on Constitutional Amendments at ibinigay kay Liberal Party President Francis Pangilinan. Nagpadala naman si Senator Laila De Lima ng sulat sa Senate leadership na nagsasaad ng formal niyang pag-alis sa majority block upang samahan ang mga kapwa LP sa minority. Samantala, inabswelto naman ng ilang majority block senators ang Malacanang sa nangyaring rigodon sa Senado. Ayon kay Senator Manny Pacquiao na siyang nagmanipesto laban sa LP senators, walang pamumulitikang nangyari at matagal na nilang pinag-isipan ang ginawang hakbang dahil sa lungat na pananaw ng LP sa majority block. Inamin rin ni Senator Pacquiao na nagkaroon ng pulong ang mayorya sa kanyang bahay noong Linggo ng gabi kung saan 16 na senador ang pumunta upang pag-usapan ang napipintong hakbang. Ayon naman kay Senate Majority Floor Leader Vicente Soto III, ang pagiging hati na masyado ng mayorya ang nag-ugjok sa kanila para paalisin na sa block ang LP. Ang gusto natin, maging ang Senado pro-country, pro-people. Hindi anti-Duterte, hindi pro-Duterte. Yun ang gusto natin. Ang nakikita kasi nung aming mga kasama sa majority, yung kinilos nung aming mga ibang kasama dati, na ngayon nasa minority, anti-Duterte. Itinanggi naman ni Liberal Party President Senator Francis Pangilinan ang sinabi ni Senate President Coco Pimentel na nagiging balakid ang LP senators sa pag-usad na mahalagang panukalang batas sa Senado. We disagree, no? Yung legislative agenda kasi ng Senado, kung titingnan natin, if I'm not mistaken, 24 ng mga committee reports being defended on the floor, 17 are LP, no? Committee report. So, paano mo masasabing kami ang nag-hamper? Kami nga ang pinakamaraming nakahain na committee reports dito sa floor. Naniniwala naman si Senator Antonio Trillanes IV na ang naging reorganization ngayon ay nagpapahiwatig na nakompromiso na ang independence ng Senado. Obviously, ano na siya, no? Nawala yung independence ng Senado. Nadidiktahan siya ng mga kagustuhan ng iba't ibang mga senador na nakadikit kay President Duterte. So, it's sad. Dahil sa mga nangyaring pagbabago, kinansela muna ngayong araw ang nakatakda sa ng committee hearings at plenary ng Commission on Appointments na nagresulta sa pag-aantala ng pagdinig sa confirmation nila Department of Environment and Natural Resources Secretary Gina Lopez at Department of Education Secretary Leonor Briones. Joyce Balancho, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Samantala, nagpulong kahapon ang mga senador na miyembro ng Liberal Party at tinalakay kung mananatili sila sa majority block matapos ang biglang reorganization sa committee chairmanship noong Lunes. Narito ang report ni Ray Pelayo. Nagpulong ang mga miyembro ng Liberal Party matapos ang nangyaring pagpapatalsik sa committee chairmanships sa ilang miyembro nito sa Senado at paglipat sa minority. Kabilang sa mga dumalo sa 3 oras na meeting, sina LP Senator Francis Pangilinan, Senators Franklin Drilon, Bam Aquino, Representative Teddy Bagilat, Kit Belmonte, Egay Irese, former Congressman Erin Tanyada, dating Pangulong Benigno Aquino III, at Vice President Lenny Robredo. Bukod sa death penalty, ay pinag-usapan din ang kung lilipat na ba sa minority group ang mga miyembro nito sa House of Representatives. Napagkasunduan ng partido na bigyan ng panahon ng kanilang mga miyembro na mag-isip sa kanilang magiging desisyon. Medyo nagkaroon ng mahabang diskusyon dito at iba ang kondisyon sa House, iba ang kondisyon sa Senate. But in consideration also of the debates sa death penalty at yung pagboboto,
We have postponed the decision on the matter of whether or not the contingent of the Liberal Party in the House will leave this, the majority until after the death penalty debates have been completed. Ayon kay Congressman Teddy Bagilat, mas magiging malinaw ang patutunguhan ng kanilang mga kasama sa magiging resulta ng botohan sa death penalty. Definitely, kung ayaw na sila ng administration na kasapi pa rin dun sa majority coalition, they'd probably join the minorities. Ayon kay Representative Kit Belmonte, sa ngayon ay nasa 32 ang miyembro ng Liberal Party sa House of Representatives kung saan ang 5 ay nasa minority na. Nakahanda naman anya ang mga miyembro ng partido sakaling tanggalin din sila sa chairmanship. I'm sure any member of the LP, when he takes his party's principled position, he's willing to accept the consequences. Ayon sa partido, susuportahan naman nila ang mga mabubuting panukala ng administrasyon, subalit tututulan ang mga sa tingin nila ay makasasama sa bayan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Sisikaping tapusin ang Mining Industry Coordinating Council Technical Working Group sa loob ng 3 buwan. Ang pagrebisa sa kautusan ng DNR na ipatigil ang operasyon ng ilang minahan na umano'y nakakapinsala sa kalikasan at kapaligiran. Narito ang report ni Mirasol Abugadil. Hindi minamadali ng binuong Technical Working Group ng Mining Industry Coordinating Council o MICC ang gagawin nitong pagsisiyasat sa kautusan ng Department of Environment and Natural Resources na ipasara at suspindihin ang mining operation ng 28 kumpanya na umano'y lumalabag sa batas sa pagmimina at pangangalaga sa kalikasan. Ayon kay Finance Secretary Carlos Sunny Dominguez, ang co-chairperson ni Environment Secretary Gina Lopez sa MICC, maaaring abutin ng 3 buwan ang gagawing mining audit review. Now there are, I think, at least 75 contracts that have to be reviewed. And you know, some of these contracts are very thick and then they will have to visit. So, you know, we will take a deliberate approach to this thing. We're not rushing it. Sa Biyernes, muling magkukonvene ang Technical Working Group ng MICC upang pag-usapan ang sistema at budget ng gagawing review. Giit ni Secretary Dominguez, kailangang maipakita sa publiko na pinag-aralang mabuti ng DENR ang closure at suspension order nito sa ilang mining operations. I'm sure Secretary Designate Lopez has made sure that her staff did the due process. But since it is very controversial, I think it's important for the public, particularly the mines and the municipalities who are affected, to know that this indeed are true. Samantala, itinanggi naman ng kalihim na may kaugnayan siya sa anumang mining companies ngayon. 2 beses lamang umano siyang na-engage sa minahan noong taong 2003 nang siya pa ang chief executive officer ng isang copper smelting company at noong 2006 nang maanyayahan siyang i-rehabilitate ang Rapu-Rapu Albay. Gayunpaman, hindi niya itinangging may shares of stocks pa rin siya sa isang mining company na nakadeklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALIN simula pa noong 1967. That was a gift to my grandson from my mother. I think it was 5,000 shares. At to my son. And we haven't transferred it to his name yet. Mirasol Abugadil, UNTV News and Rescue, Philippines. Samantala, nagsasagawa ng rally sa harap ng Senado ang iba't ibang mining groups para suportahan ang kumpirmasyon ni Gina Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources o DENR. At mula sa Pasay City, may report si Joyce Balancho live. Magandang tanghali sa iyo, Joyce. Yes, magandang tanghali sa iyo, Wyla. Kasulukuyan nagsasagawa ng rally dito sa tapat ng Senado ang mahigit sa 3,000 supporters ni Secretary Gina Lopez. At ang panawagan nga nila, Wyla, ay kumpirma na sa lalong madaling panahon si Secretary Lopez bilang kalihim ng Department of Environment and Natural Resources. Kanina, Wyla, sa pakikipag-usap natin sa ilan sa mga grupo na nandirito, sinabi nila na 7 a.m. pa lang ngayong umaga ay nag-convene na sila sa CCP Complex at saka sila sa
sabay-sabay na nagmarcha dito sa Senado. Kabilang sa mga grupo nandito ngayon ay ang grupong Greenpeace, Sanlakas, Eco Waste Coalition. Meron din tayong mga nakausap na mga mangingisda at mga magsasaka mula sa probinsya ng Batangas at Mindoro. Ayon sa grupong Greenpeace na nakausap natin kanina, ay binabalak nila na maghain ng position papers mamaya sa opisina ni Senator Manny Pacquiao na siyang namumuno sa Committee on Environment ng Commission on Appointments. At paliwanag nila, hindi sila na-inform na hindi na natuloy ngayong araw yung nakatakdasan ng confirmation hearing ni Secretary Lopez, kaya sila ay nagpunta ngayong araw dito sa Senado. Pero paliwanag nila, whether or not matuloy yung confirmation hearing ngayong araw, ay magsasagawa naman talaga sila ng kanilang support rally para sa Kalihim. At maliban dito sa Senado, meron din sila magagawin pang aktibidad at iba't ibang cost-oriented projects din sa labas ng Senado upang magpakita ng suporta sa Kalihim. Kanina, Wyla, ay dumating din dito mismo sa rally si Secretary Gina Lopez, kung saan nagbigay siya ng mahabang mensahe sa kanyang mga taga-suporta. Ayon sa Kalihim, ay na-appreciate niya yung pagpapakita nga ng suporta ng mga environment pro-environment groups dito, at sabi nga niya patuloy siyang maninindigan para sa mga polisiyang ipinapatupad niya under the Duterte administration. Ayon naman sa grupo din na nakausap natin dito, hanggang mamayang hapon pa sila nandirito sa Senado, at they're asking sana magkaroon sila ng pagkakataon na makausap din yung CA panel na siyang magsasagawa o hahawak ng confirmation hearing ng Kalihim. At then muna huli balita mula dito sa tapat ng Senado.